Magandang umaga sa mga nag-aalaga ng orchids. So ngayong umaga ay tuturuan ko kayo kung paano magripat ng cattleya. Pero yung mga hindi pa miyembro sa aking channel, mag-subscribe muna kayo and kindly hit the notification button para kung merong mga bagong video na akong ipapalabas, you will be updated. Ang gagamitin natin sa pagriripat ng cattleya ay kailangan natin ng hydrogen peroxide. So, sa ating lingwahe, ito ay yung agua oxinada. So, merong dalawang uri ng hydrogen peroxide. So, meron tayong pula, no? At ito ang azol. So, ang azol, ito ay 20 volumes at yung pula ay 10 volumes. Kung gagamit kayo ng 10 volumes, so pwede nyo na siyang idirekta sa halaman na hindi na dadagdagan ng tubig. Pero kung ito ang gagamitin ninyo, ang 20 volumes, kailangan nyong dagdagan ng tubig para hindi siya ganun ka ispiso yung hydrogen peroxide. So sa akin, ang ginagawa ko, gamit ito, ang 1 tablespoon ng hydrogen peroxide ay may katumbas na isang litrong tubig. Okay. So maliban sa hydroperoxide, kailangan din natin gumamit ng uling. At ang uling na ito ay kailangan nating ibabad sa mainit na tubig, no, para ma-disinfect at mawala yung mga masasamang bakterya na maging dahilan para masira yung ating halaman. Pangalawa ay gagamit tayo ng hydroton, no? Ito ang hydroton at ito ay mainam na gamitin sa pagriripat ng cattleya. Pangatlo, gagamit din tayo ng bunot, kukuhas. At ang kukuhas na ito ay kailangan din nating ibabad sa mainit na tubig, hugasan para mawala yung kulay brown o yung tinatawag natin na tanin. Kasi yung tanin, yun ay nagiging dahilan upang ang roots ng ating mga halaman ay hindi siya madaling tumubo. Okay. But of course, ito, no? Ito ang ating cattleya na iriripat, no? Meron siyang ID, no? Okay. So ito yung gagawin natin mamaya. Ito yung gagamitin natin sa pagriripat. Sunod, kailangan din natin gumamit ng clay pot, no? Ang clay pot ay mainam sa cattleya kaysa plastic kasi ito, pag nagdidilig tayo ng tubig, no? Sinisip-sip, inaabsorb nung clay ang tubig na mula doon sa ating media na ginagamit. Okay. So ngayon, ang una nating gagawin, so, ang tubig, ito ay 3 litrong tubig. So, kailangan natin ng 3 kutsaritang hydrogen peroxide, no? So, maliban sa pagbabad ng ating media doon sa mainit na tubig, kailangan din natin gumamit ng hydrogen peroxide upang mas lalo nating matanggal yung mga masasamang bakterya na magiging dahilan upang masira ang ating halaman. So, pagkatapos, kailangan natin itong haluin. No, kailangan natin haluin at dito natin ilalagay ang uling, no? Kailangan nating ibabad ang uling. Okay, so kung inyong titingnan, nag-react agad ang tubig, no? Nagiging itim dahil ito ay nililinis ng hydrogen peroxide. So, yan lang kasi isa lang naman ang ating iriripat. And then, dahil kaunti lang yung uling, so pwede na rin nating isama ang kukuhas. Okay. So, itong hydroton, actually, nababad ko na ito sa tubig. No, na-disinfect na yan. So, nalagyan na rin yan ng hydrogen peroxide. Okay.
So, and then, pagkatapos, kailangan nating tanggalin itong mga patay na ugat, no? Huwag kayong matakot tanggalin ito kasi hindi naman ito nakakatulong, no? Kailangan natin itong kunin para mailipat natin ang katleya. Okay, no? Actually, pwede na nating hindi na kunin doon sa kanyang plastic ang katleya kasi sayang din naman yung mga buhay na roots na magiging apektado sa ating pag-riripat. Okay, so ito na yung no, ito na yung katleya na kailangan nating iripat. So ang gagawin natin dito, no, kailangan nating mag-spray ng hydrogen peroxide para mamatay yung mga bacteria, no? Ma-disinfect siya. Okay. So kasi ang hydrogen peroxide, ito ay nakakatulong sa pagpatay ng mga masasamang bacteria, masasamang elemento na pwedeng sisira sa ating halaman. Okay. At pwede rin na yung base, no? Pwede rin natin siyang i-disinfect. So depende na yan sa inyo. So pagkatapos, no, ilalagay na natin, no? Ilalagay na natin ang katleya doon sa clay pot. Pagkatapos, tingnan ninyo, naging nag-iba ang kulay ng tubig, no? Nagre-react. Meaning to say, meron pang bacteria na nakuha mula sa paggamit natin ng hydrogen peroxide. So, una natin gagawin ay lalagyan natin ito ng kukuhas. No? Ilagay natin yung kukuhas sa ilalim para hindi siya no, hindi siya or parang maging steady yung ating halaman, no, hindi siya nagagalaw. So, ito yung gagawin natin. Lagyan muna natin siya ng kukuhas. Pagkatapos, lagyan natin siya ng uling. No? Ilalagay na natin ang uling. So, kailangan nating no, i-pinch yung uling para hindi magalaw yung halaman. Okay. So, ito yung tamang pag-iripat ng katleya. No, kasi kung gagamitin natin hydroton, maganda din naman ang hydroton, kaso nga lang, of course, no, para makatipid tayo. So, hahaluan natin ito ng kukuhas at uling. So, kailangan nating i-pinch ng mabuti para hindi gagalaw yung ating halaman. So, pagkatapos nito, pwede na natin siyang lagyan ng hydroton. No? Pwede na natin siyang lagyan ng hydroton. Ang hydroton na ito, na-disinfect na natin ito. So, para hindi, no, habang dinidiligan natin yung ating halaman, hindi siya ganun ka basa yung media. Okay, so, kaya kailangan natin ng hydroton. Okay. So, ang hydroton na ito ay nabili ko sa online. No, mura lang naman ito. Kaso nga lang, of course, doon tayo mapapamahal sa shipping fee, no? Shipping fee. So, tapos na nating niripat ang ating katleya. So, sana marami kayong natutunan, no, sa video na ito. At abangan nyo ang susunod na aking mga video kung paano mag-alaga ng
kung paano ang tamang pag-alaga ng Cattleya, Phalaenopsis at iba pang orchids na makikita sa aking hardin. So, magandang umaga at salamat sa inyong panonood.